My God, I hate drugs. Binanatan na naman ng Pangulong Duterte ang mga pari, obispo at ang relihiyong Katoliko. Sa kanyang talumpati sa anibersaryo ng Department of Labor, inirekomenda pa ng Pangulo sa mga Katoliko na basahin ang Altar of Secrets na isinulat ng yumaong journalist na si Aris Rufo. Laman ang nasabing aklat ang mga iskandalo na kinasasangkutan ng ilang paring bakla, mga sangkot sa korupsyon at mga nagkaroon ng anak na inimbestigahan ng CBCP. Kaya ang payo ng Pangulo sa mga tao, stay with God at huwag magpaloko sa relihiyon. Ang hamon ng Pangulo sa oras na mabasang nasabing libro, tatalikuran na raw ng mga Katoliko ang kanilang relihiyon. Bigyan ko sa inyo, pag nabasa ninyo, lalabas pagkatapos mo, last page, hindi ka na Katoliko. Pero ako, I advise you, stay with God. Pero huwag kayong magpaloko sa religion. Kaya ang religion na yan, you know, ang sumusulat ng Biblia, anak ka ng, that was 3,000 years ago. Anong pakialam noong mga gago na yon sa ating buhay ngayon? Ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Radyo Pilipinas News Nationwide. Ipiniliwanag ng Malacanang na dismayado lang ang Pangulong Duterte sa patuloy na pagpuna sa simbahan o ng simbahan sa mga pulisiya ng administrasyon nang hindi man lang ito tumutulong. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, tao lang din ang Pangulong Duterte at sumasama ang loob kapag hindi nakikita ng mga tao tulad ng simbahan ang magaganda niyang ginagawa para sa bayan. Anya, mga ipokrito ang mga pari dahil ibang ginagawa ng mga ito sa mga itinuturo sa simbahan. Sabi ni Panelo, ginagawang basehan lang ng Pangulong Duterte ang sexual harassment na naranasan ito sa kanyang kabataan. The president, just like any ordinary human being, is upset when the good things that he does for this country is not even appreciated by people who are supposed to support, like the church. When he said that the church is an hypocritical institution, he is actually making a statement that requires a response from the church. And so when the president says, your institution is hypocritical, then you tell us why. Because the president has basis. Yan po si Presidential Spokesperson Salvador Panelo. Radyo Pilipinas News Nationwide. Hindi naman sineryoso ng Malacanang ang pahayag ng Pangulong Duterte sa pagpatay sa mga obispong kritiko ng kanyang administrasyon. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, isa lamang itong hyperbole o eksageradong pahayag na ginagawa ng Pangulo bilang dramatic effect. Gayun ni Panelo, hindi ito naghihimok sa mga Pilipino na patayin ang mga religious leaders. Paliwanag ni Panelo, umaapela lang ang Pangulong Duterte sa mga religious leaders na itigil na ang pagiging kritiko ng administrasyon at tumulong sa pamahalaan para sa ikabubuti ng bayan. No, I think that's only a hyperbole on the part of the president. We should be getting used to this president. He makes certain statements for dramatic effect, but he actually means stop criticizing and do some good for this country. Help us. Si Presidential Spokesperson Salvador Panelo. Radyo Pilipinas News Nationwide. Hindi titigil ang kagawaran ng katarungan sa pagharap o sa paghanap ng mga paraan upang hindi makaalis ng bansa si Senador Antonio Trillanes. Sinabi ni Justice Secretary Menardo Guevara na nagaina ang DOJ ng hiwalay ng mga mosyon para hilingin na huwag payagang makapaglakbay si Trillanes sa iba pang local courts. Una nang pinayagan ni Makati Regional Trial Court Branch 150 Presiding Judge Elmo Alameda si Trillanes na umalis ng bansa para sa speaking engagement sa US at Europe sa huling bahagi ng buwang ito at sa Enero ng susunod na taon. Sabi ni Guevara, hindi niya tiyak kung ilang mosyon ang naayain para sa pagpapalabas ng whole departure order laban sa senador. Pero di niya ang kanilang pagkilos ay hiwalay sa atas ng Makati Court na pumayag sa hiling ni Trillanes na makalabas ng bansa. Tinukoy ni Guevara na may iba pang mga kaso ang senador gaya ng libel case na naayain sa isang korte sa Davao.
Radyo Pilipinas, News Nationwide. Pinagpapaliwanag naman ng Malacanang si House Speaker Gloria Macapagal Arroyo kaugnay ng 2.4 billion pesos na pondo ng kanyang distrito sa Pampanga sa 2019 proposed national budget. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, malaking halaga ang inihinging appropriations ni Arroyo, kaya't dapat lang na may paliwanag kung anong mga proyekto ang paglalaanan nito. Paliwanag ni Panelo, kapag may nakitang paglabag ang Pangulong Duterte sa ginawa ni Arroyo, tiyak na hindi niya ito palulusutin. Git ni Panelo, dapat sa taong bayan mapuntang pondo, pero kung hindi ito gagastusin para sa kapakanan ng mga mamamayan, isa itong korupsyon at hindi ito papayagan ng pamahalaan. What is important to me is whether those allocations are geared for the benefit of the constituents where they are assigned. As long as those money are spent where they should be spent. But if those money are going to spend outside of the real purpose, then that's corruption. And we will not allow that. I think we should ask the speaker why the allocation is that large as compared to others. Si Presidential Spokesperson Salvador Panelo. Radyo Pilipinas, News Nationwide. Samantala, hatol lang sa Andigang Bayan sa plunder case ni dating Senador Bong Revilla, ilalabas na ngayong araw. Para sa detalye, tanggapin natin ang pag-ulat mula kay Marian Bastasa. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Makalipas ang higit sa 4 na taon na inaasahang babasahan na nga ng hatol ng Sandigan Bayan First Division ngayong araw, si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa kinahaharap nitong kasong pandarambo. Base sa supplemental order na may lagda nila Sandigan Bayan Justices Efren de la Cruz, Geraldine Payne Etung at Edgardo Pagona, itinakda itong promulgation alas 8:30 ng umaga. Ito ang unang pagkakataon na hahatulan na ng anti-graft court ang isa sa mga akusado sa kontrobersyal na multi-billion pork barrel scam. Inakusahan itong si Revilla na nagbulsa ng aabot sa 224.5 million mula sa mga bogus projects na idinaan umano sa kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF noong sinador pa. Ang pamilya Revilla ay idinaan na lamang sa dasalang hiling para sa matatumpay na katarungan at katotohanan. Ipinaubayan o manong sa korte itong ang pagsuri sa kaso at umaasa papabor sa dating senador ang magiging desisyon. Samantala, sa labas ng Sandigan Bayan na puno na ng mga taga-suporta ni Revilla ang paligid ng anti-graft court na sumisigaw ng hatol ng bayan, not guilty. Upang matiyak ang seguridad, ay nagsalaga na ng 300 kapulisan ng PNP para magbantay dito nga sa gagawing promulgasyon. Siya naman, sa labas ng courtroom ng First Division ay wala pang kaganapan. Andito ang mga Sandigan Bayan Security Forces at ang media na nakaasabay sa kung ano ang mangyayari maya-maya lamang. Ito si Marian Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, News Nationwide. Huwag na inaulat, tiniyak naman ni Speaker Gloria Macapagal Arroyo at Majority Leader Andaya sa Pangulong Duterte na ibibigay ng Kamara ang concurrence o pagpayag sa extension kung hilingin ito ng Pangulo. Sabi ni Arroyo, irerekomenda niyang ipasa ito kung dumating ang hiling sa kanilang kapulungan, bagay na sinusugo naman ni Andaya. Suportado rin ito ng iba pang mambabata sa Kamara na hiling sa administrasyon. At gaya ng inaasahan, nagpahayag ang opposition lawmakers ng kanilang pagtutol sa martial law extension dahil anilang actual rebellion o wala anyang actual rebellion sa Mindanao. Sabi ni Albay, Representative Edsel Lagman, kaya questionin nila ang third extension sa Korte Suprema dahil naniniwala silang magbubunso dito sa human rights violation sa Mindanao. Sa kabilang dako, hati naman ang Senado sa issue. Radyo Pilipinas, News Nationwide. Sa panig naman ng Commission on Human Rights, muling inihayag ng CHR ang posisyon nito laban sa pagpapalawig pa ng batas militar sa Mindanao. Tinura ni CHR spokeswoman Jacqueline Dikia na kung peace and order ang problema sa Mindanao, ang epektibong sagot dito niya ay law enforcement at hindi ang deklarasyon ng martial law. Kinukoy ni Dikia na malinaw ang batas ukol sa batas militar at linya lubos ang kapabilidad ng puwersa ng pamahalaan para tugunan ang problema ng karahasan sa lugar. Pinabulaan na naman ni Bags Maglana, convener ng Mindanao-based human rights group Consciencia Davao, ang mga sinasabing walang sumasalungat sa martial law sa Katimugan ayon sa karapatan
Nakapagtala sila ng mga insidente raw ng harassment sa Mindanao bilang sagot sa mga pahayag na ayos lang lahat sa lugar sa pag-iral ng batas militar. Radyo Pilipinas, News Nationwide. Pagpapalawig ng martial law sa Mindanao, suportado sa Caraga Region. Mula sa Radyo Pilipinas, tandag. Tanggapin natin ang pag-uulat mula kay Greg Tataro Jr. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Suportado sa buong Caraga Region ang pagpapalawig ng martial law sa Mindanao. Ayon kay General Andres Centino, commander ng 401st Infantry Brigade ng Philippine Army, mismong nanggaling kay Agusan del Norte Governor Angelica Amante Mamba o Matba ang impormasyon. Anya si Matbang Chairperson ng Caraga Regional Peace and Order Council. Kaugnay nito ay binigyan din na limang mga lalawigan na binubuo ng Caraga ang nagpasa ng kapulang resolusyon bilang pagpapamalas ng suporta sa pagpapalawig ng martial law sa pamamagitan ng bawat provincial peace and order councils ng mga ito. Kung kaya ani Centino, hindi lingid sa kaalaman ng militar ang paninindigan ito ng bawat lalawigan dahil bahagi sila ng naturang mga konseho. Di pa ng general sa antas pa lamang ng probinsya ay hataw na ang suporta dahil sa kaayusan, katahimikan at ginhawang dulot ng batas militar sa Mindanao. Si General Centino ay nakabase sa prosperidad Agusan del Sur. Gikan sa Tandagaw si Greg Tataro Jr., Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, News Nationwide.